Sa dami na ng bayan na ating napuntahan, lahat ay may kanya-kanyang produktong may pagmamalaki. Ngayong araw na ito, atin namang pasyalan ang tinatawag nilang Garlic Center of the North, ang bayan ng Sinait. Bago na diskubre ni Ferdinand Magellan ng Pilipinas noong 1521, ang Sinait ay isa lamang maliit na nayon na may mahigit 100 lang ang tao na ang tawag sa kanila ay Tirongs. Si Juan de Salcedo ang nakadiskubre ng bayang ito noong 1575 at ang unang ipinangalan niya dito ay Sinait, na ang ibig sabihin ay contest o paligsahan sa salitang Tagalog. Dahil nahirapan ang mga tao na bigkasin ang Sinait, naisip ni Salcedo na tanggalin na lang ang isang letrang N at gawin na lang Sinait. Ang kabuang lawak o area ng bayan ng Sinait ay more or less 78 square kilometers. Sa kasalukuyan, ang municipal classification nito ay nasa third class na po tayo. Sa ngayon, ang population natin dito ay around 28,894 according sa kasalukuyang census ng ating bayan. Kaya naging Garlic Center of the North, maraming produkto ng bawang longkong ng panahon. At kung bakit tinatawag na Garlic Trading Center, dito sa Sinait ang tinatawag na bagsakan ng ating produktong bawang, hindi lang galing dito sa mismong bayan ng Sinait, kundi galing din sa mga iba't ibang bayan dito sa Ilocos Norte, dito ibinabagsak yung produktong bawang. At dito nakikilala ng mga traders ang pinakamura at pinakamasarap na bawang kung saan sila bibili. Kaya during market days namin dito sa bayan ng Sinait, dagsa-dagsa yung mga traders na pumupunta rito dahil dito sila nakakakuha ng mura at napakasarap na bawang. Dalakite Norte, nakatayo ang isang kapilya kung saan matatagpuan ang replika ni Santo Cristo Milagroso o kilala sa tawag na Apulakay. At dito sa harap niya ay isang dagat kung saan dito mismo natagpuan ang life-size black crucifix ni Cristo. At ang black crucifix na ito ay makikita ngayon sa simbahan ng Sinait. Taong 1620 nung matagpuan dito sa baybayin ng Sinait ang black crucifix na ito. At taong ding iyon noong matagpuan ang imahe ni Blessed Virgin Mary doon sa Bado. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Ang simbahan na ito ay isa sa mga pinagmamalaki ng mga taga-Sinait.
dahil kakaiba daw ang dagsa ng mga tao rito tuwing Linggo para makita at malapitan ang Santo Cristo Milagroso. Dito kilalang kilalang bayan ng Silait nang dahil sa ating Roman Catholic Church na siya ngayon ang tinatagurian ding isang Basilica of the North nang dahil sa dinadayo nating Santo Cristo Milagroso, yung patron saint natin dito sa bayan ng Sinait. At kilalang kilala, hindi lang dito sa buong Pilipinas, kundi dito sa buong mundo dahil sa nagagawang milagro ng ating Panginoon. Nandito tayo ngayon sa loob ng Sinait Church kung saan dito sa likod ko makikita yung orihinal na imahe ni Santo Cristo Milagroso, yung natagpuan at napadpad doon sa Barangay Dadalakiten, Sitio Lugo. Ang life-size crucifix na ito ay pinaniniwalaang nanggaling pa sa Nagasaki, Japan noong 1620. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa pagbabalik ng trip lang, tingnan natin kung ano pa ang ibang produkto nila at pasyalan natin ang puting buhanging dagat sa bayan ng Sinait.